wala pang lockdown, naka-lockdown na ako eh. Kasi naka parang parang kalahati yata ng pregnancy ko, naka-bed rest ako eh. Alam mo yung giving birth at the height of this pandemic, ibang klase, as in, whew, ganun talaga. Parang feeling mo, mag-isa ka lang sa lahat ng bagay. Tapos nung time pa na yun, parang nagsistart pa lang yung pagpasok ng pandemya sa atin eh. Mm-hmm. Diba? Kakaumpisa pa lang ng lockdown. So wala pa tayong idea lahat kung ano ba ito. Diba? Sino ba yung kalaban mo na hindi mo nakikita? Wala tayong alam kung paano natin siya harapin, anong gagawin natin. Kaya sobra yung takot namin. Talagang lahat kami nangangapa hanggang sa lumabas na si baby. Tapos ang dami pang ano, actually ang dami pa pang naging complications along the way. It wasn't a smooth ride. Alam mo yon, hindi siya talaga madali. Medyo naging maselan yung pagbubuntis ko. Kaya ang hirap, tapos naging triple pa because of the pandemic. Pero okay naman. Ngayon, sobrang happy. I'm trying to enjoy every moment. If there's one thing na positive about this pandemic, yun yung nasa bahay ka lang. Yes. Alam mo yon, nababantayan mo, you get to be a hands-on mom. Mm-hmm. Tapos lahat, every milestone, yeah. Di ba? Iba-iba kasi yung nangyayari araw-araw eh. Witness ka doon. Tsaka mm-hmm. sobrang saya lang. Actually, alam mo, ang hirap. Hindi ko na iniisip yan eh. Kasi ang pinag-uusapan na lang namin ngayon, kailan ba matatapos tong pandemya na to? Alam mo yun? No. Kasi parang, anong klaseng future ba yung maibibigay natin dun sa bata? Kasi kung ganito yung sitwasyon natin, mm-hmm. sobrang hirap eh, di ba? Na hindi man lang siya maka-experience na lumabas ng bahay. Ilalabas mo nga lang siya sa gate, iiyak na siya eh. Mm-hmm. Kasi hindi niya alam eh, di ba? Parang, uy, bago to sa akin, di ba? Sanay lang siya nang nakakulong siya sa kwarto. Ang nakikita niya lang, swerte na kami kasi nandito kami sa in-laws, andito yung mga pinsan niya, di ba? So may kalaro siya. Swerte pa siya doon. Pero more kung wala, 'di ba? Parang ano na lang. So hindi ko rin alam. Ang hirap i-assess yes. kung anong tamang gawin. Hihingi ako ng tips kay China tsaka kay LG para diyan. Tsaka sa mga mommies namin. Totoo. Ako marami sa teachers ko mm-hmm. in grade school. Kasi doon pa lang sobrang dami ko talagang natutunan. Lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, alam mo yung hindi naman sa binigyan ko sila ng authority na mm-hmm. alam mo yon na panghimasukan yung buhay mo or ganun. At hindi rin naman lahat ng sinasabi nila pinapakinggan mo. Pero ang dami lang nilang naituro talaga sa akin. Na parang hanggang ngayon kapag kunwari may something or may situation parang iniisip mo but what would she do, alam mo yun, parang or ano kayang sasabihin niya sa akin if I ask her about this situation. Ganun. Teacher ko in grade school. Kagaya ng sinabi ko kanina, kinento ko kay Nikki, yung struggle ng pagiging nanay during this pandemic, nauna pa ako sa lockdown actually. Sa dami ng komplikasyon ko, wala pang lockdown, naka-lockdown na ako eh. Kasi parang kalahati yata ng pregnancy ko, naka-bed rest ako eh. So wala talaga. Tapos yun, the bleedings, the bed rests, the hemorrhages,
yung gestational diabetes, yung high blood, nagkaroon pa ng hypertension, and all the other complications pa along the way. Tapos, pandemic, naghahanap kami ng, kasi bilang high risk ako, may condition kasi ako eh, PCOS ako. So, etong pagbubuntis ko na to, miracle talaga siya. Tapos, hindi ako pwedeng, kagaya ng ibang mommies na nag-home birth, kasi high risk ako. So, kailangan talaga siya sa ospital because time is very essential. Kasi, what if something happens? Which, ayun na nga, di ba, na emergency CA. So, yun. Yung struggle ng mga nakamag-isa, di ba, mabuntis kang mag-isa. Tapos, 24 hours lang pinalalabas. Pinalalayas ka na sa ospital. Lahat ng painkillers mo, anong tawag dito? Oral na lang. Dai, gusto kong iwi yung IV. Pwede ba? Kunin sa ospital. Ganon. Ganon kasakit. Tapos, hindi ka makakatulog kasi syempre mag-aalaga ka ng baby. Thankful ako kay Carlo kasi talagang siya yung hindi natutulog. Siya yung nagbabantay talaga kay baby nung time na yun. Nung hindi ko talaga kaya, talagang iaabot niya lang sa akin to feed. Tapos siya na ulit. Siya na lahat. Siya magpapaligo. Siyang change, siyang change nappy. Siya lahat. Siya magpapaburp. Siya magpapaaraw. Shut up. Galing. Sarap. Oo. Oo, di ba? Happy Father's Day. Advance. Congratulations sa kanya. Haba ng pasensya niya. Yun yung ano. Mother's Day daw sa kanya. Saka yung beauty. Oo. Yung struggle at saka yung beauty nandun. Ano pa ba? Ang masasabi ko, yung beauty lang din na yung positive side ng pandemic, nasa bahay lang kami, magkakasama kami, nagiging, natutukan ng mabuti si baby. Lahat kami nakatutok sa kanya. So, yun. Ano lang, dagdag lang dun sa mga nasabi ko kanina, na isa sa mga na-discover namin sa isa't isa eh, wala pa lang hanggan yung pasensya namin pagdating sa baby. Napaka ano, nawawala yung ano eh. Kung dati pikon ka, parang ha, sinong pikon? Wala talaga. Hindi. Ano yung word sa pikon? Wala. Grabe siya. Wala, talagang ano, tama rin si China, nagiging adjustable sila. Alam? Automatic. Adjust, no? At saka, oo, tsaka sobrang... Elastic man eh. Oo, ang haba ng pasensya. Wala ko mas eh. Mas si baby ang boss yung one, in short. Yes. Oh, yes. Sa ang yes. Boss. Boss baby. Pero... Sa akin, yung maging nanay, yun, period. Yung maging mabuting ina, yung para sa anak mo, parang ikaw, kasi sa mata ng anak mo, kahit na ano man yung ginagawa mo o yung gagawin mo para sa kanila, perfect ka para sa kanila eh. Diba? So, hindi nila talaga, para sa atin, ano ba yung perspective natin, ng iba, magkaiba yun eh. So, paano ba maging isang nanay? Kasi nung una naman, hindi talaga ako sure. Hindi ako, kung gusto ko maging nanay, kasi sobrang takot na takot ako. Kasi abandoned kami ng mom ko eh. So yung lahat ng pinagdaanan niya, nakikita ko kung gaano kahirap maging isang ina. So parang natakot na ako na baka ganun din yung maging experience ko, kakayanin ko kaya. Na, parang wala akong tiwala sa sarili ko na kaya ko. Pero yun, nung dumating si Cristiano, lahat pala kaya mo. Lahat posible. Yes. Mm-hmm. Ganun. Ang first word niya kasi ay mama. Ah! Okay. Hi! Hi! Yes. Yes. Yun ang first word niya, mama. Tsaka, actually, di ba kasi sabi nila, ano yan eh, opposite yan eh. Pag boy, sobrang close siya kay mommy. Pag girl, mas close kay daddy. Eh, boy yung sa akin. Clingy po siya talaga. So, ano siya, maka-mommy siya. Talagang lahat, ano, mommy. Tapos, ano,
ang napaka-sweet nito kasi every time yan, every day, pagkagising niya, paggising na siya, kailangan lahat ng tao gising na din. Pero magigising siya, ikikiss ka naman niya. So, okay lang. Tapos bago matulog, ganun din. Pag kinis ka niya, lahat ikikiss niya, lahat ng nasa tabi niya, daddy niya, pati yung teddy bear niya, ganun. Kiss niya lahat yon. Tapos ganun din, gusto niya talaga sa lips nakakiss. May hawak pa yan. Hawak pa yung mukha mo. Mwah. Pero yung kiss niya nakanganga. Ah. Ayun lang. Oo, puro laway. Yun. So kahit wala pang words, yung connection is talagang feeling mo na established na talaga kahit. Oo, kasi hinahanap niya talaga ako. Tapos ano, maiintindihan mo naman na siya eh. May mga, kagaya ng nasabi ko kanina, alam na niya yung gusto niya at saka yung ayaw niya. So talagang sasabihin niya sa'yo. Kasi marunong siya mag-no at saka mag-ano eh, go. Sinabi niya sa'yo, no, mami, go! Ganon. Alam niya na yon. Go, go, go! Pag ayaw niya, iling lang siya talaga. Oo, pag yes niya, ganon. Tsaka yung yes niya, parang headbang eh. Yung intense talaga. Yung nakakahilong yes. Ganon siya. Passionate! Oo, intense yan, headbangers. Early as now, ang nakita ko sa kanya, yung pagkawala kong pasensya, yung maikling pasensya, ganon siya. Kasi meron siyang ano, alam mo yung rings na stacking toy? Na rings, meron siya nun. So, alam na alam niya na yun. Sobrang, ako amazed ako kasi 9 months old pa lang siya, alam niya na yung laruan na yun ha. Nasa stack niya ng tama. Pero for some reason, pag nagkakamali siya, tatanggalin niya, kunwari, nagkamali siya. Ah, alam niya na mali, papalitan niya. Okay. Pero yung, nung na-frustrate, pag na-frustrate siya ngayon, kunwari, ay mali, tinatapon niya. Ay, ganon. Gumaganon siya. Pag na-frustrate siya, gigil na gigil siya sa sarili niya. Ganon. So nakita ko na, shock, very mommy. Shock, very mommy. Perfectionist ba? Hindi naman, pero ganon, gigil lang siya pag ganon. Walang pasensya. Ang hirap. Kasi nung buntis pa lang ako, iniisip ko na yun eh. Paano kaya, gano'n kaya katagal ako makaka-recover? Kung babalik kaya ako kaagad sa trabaho? Tapos pandemic. So, ibig sabihin, mas makakasama ko pa si Cristiano ng mas matagal, diba? Na kami lang sa bahay. Hindi ko pa kailangang bumalik sa trabaho. Tapos one time, nag-guest ako sa Ikbulaga after a year. Palabas pa lang ako ng bahay, miss ko na siya. Ganun kahirap. So hindi ko alam paano kung dumating yung time na kailangan ko na talagang bumalik sa trabaho at iiwanan ko siya. Siguro, I think, importante lang meron kang mapag-iiwanan sa kanya na mapagkakatiwalaan mo talaga na alagaan ng maayos yung anak mo. Yun. Bilang celebrity ka kasi, di ba, syempre, parang nakikita ka nila eh. Kumbaga, your life is an open book. So, alam nila, marami nag-reach out sa'yo. Tapos ikaw at the same time, nakakatulong ka din sa iba na nangangailangan ng tulong na mommy. Favorite ko, nurse to sleep. May kakaibang bonding yan pag ano, feeding, tapos nakatingin siya sa'yo. Eye to eye contact. Ibang klase siya. Yun ang favorite ko. Least favorite as of now, maghugas. Hardest kasi kahit anong pamamaraan man na you had your child, mahirap yun eh. Diba? Kahit pasabihin nilang they call a C-section painless way of giving birth.
No, it's not. Hindi. No. Mahirap talaga. Mahirap mabuntis, mahirap manganak. Hardest kasi pandemic. Mm-hmm. So, talagang giving birth alone, 'di ba, with total strangers beside you. Wala kang mahingahan, wala kang, hindi ka makapagreklamo, di ba? Mahal magreklamo. Tapos, nung time pa yun, gaya ng sinabi ko kanina, I gave birth during the height of the pandemic. So, talagang wala tayong alam, wala tayong idea kung ano siya, kung ano yung kinakaharap natin. So, madalian. Imagine, because of all of the complications along the way, na emergency C-section ako. Mm-hmm. 24 hours lang na discharge na ako sa ospital. 12 hours pinipilit kanilang magwiwi. 12 hours kailangan mong tumayo, maglakad. Kailangan dumumi ka na para alam nila na nag-function na yung internal organs mo. Tapos 24 hours, umuwi na kami. Okay lahat, walang problema. Si baby, walang problema. 24 hours, hindi ako makaakyat ng hagdanan. Pero pipilitin mo kasi kailangan. Yun yung pinakamahirap na part. Kasi dahil lang sa pandemic. Pero yung pinakamasarap naman na parte na yon, yung nasa bahay ka na at nayayakap mo na yung baby mo. Inaalagaan ka ng buong pamilya mo, yun naman yung pinakamasarap. Parang I felt safe and at home. Yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sobrang laki ng role ng support system. Mm-mm. Yung lalo na para sa fourth trimester. Kaya hindi ko ano eh, ako parang hindi naman ako naka-experience ng postpartum depression because of a very solid support system una sa family. Napakaswerte ko na yung isang sister-in-law ko, mommy na rin siya. So lahat ng experience niya, medyo fresh pa kasi 4 years old yung anak niya. So hindi pa ganoon kalayo, 'di ba? So fresh pa sa utak niya yung mga pinagdaanan niya. Tapos yung isa ko naman sister-in-law na kasama rin din na sa isang bahay, pedia. So, wow. 'Di ba? So parang 24/7, wala ka nang ano eh, wala kang iisipin eh, hindi ka mamamroblema, hindi ka mag-worry kasi kung may tanong ka, andun lang siya sa tabi mo. Ganun kadali. So 'yun, pero ibang klase yung ano, yung meron ka talagang solid na support system. Kumbaga, hindi ka dadating dun sa punto na pati sarili mo kukwestiyonin mo. Ganun. Hmm. Dahil sa kanila. Kahit na nakakulong lang sila, parang ano, have to teach them how to be independent.